Okay guys, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin noong una pa lang. Kasi kundi dahil sa inyo, di ko maabot to. Maraming salamat sa inyo. Gusto ko rin i-share ang kwento kung paano ko naabot ang silver play button sa likod ng mga animations o kung ano yung mga nangyayari sa akin. Year 2017, nagsimula akong mag-upload ng mga videos sa Facebook, mga trip-trip lang. Sobrang natutuwa ako kapag may bago akong upload. Talagang iba yung feeling kahit ang views lang ay 100, 70, 150, ni hindi umaabot ng 1K yung views ko nun. At habang nag-freelance ako sa isang studio dito sa Pinas, doon ako kumikita ng mga panggastos ko. Pagkain, syempre, damit, kung ano pa gusto ko bilhin. Kasi simula ng graduation ko, sinabihan ako ng tita ko na hindi na daw niya ako bibigyan ng allowance. Bahala na daw ako sa sarili ko. Well, tama naman yung sinabi niya para matutuwa ko. Pero syempre, wala akong kapera-pera nun para pang-apply, pamasahe, pang-apply. So, sinuwerte ako sa una kong trabaho noon as a freelancer. So sa bahay lang ako nag-animate, tapos kumikita ako. Hindi ganun kalaki yung kinikita ko kasi per project yung bayaran. At nung hindi na ako gaano nakakakuha ng project, post lang ako ng post sa YouTube, animation, gameplay, vlogs, dito mismo sa channel ko. Kailangan ko ma-reach ang 1,000 subscribers sa loob ng isang taon. So 2017 dapat ma-reach ko. Sa 2018 ang 1K subscribers at 4K watch hours para ma-monetize yung channel ko. Syempre, para mag full-time ako dito sa YouTube, gustong-gusto ko talaga maging full-time dito sa YouTube kasi pangarap kong magtayo ng sariling studio dito sa Pinas. At gusto kong makilala ang animation dito sa Pinas. I mean, gusto ko pang makilala ang animation dito sa Pilipinas. So, pinush ko ang YouTube channel na to at kahit kung ano-ano yung sinasabi sa akin ng mga kamag-anak, kaibigan, mag-call center ka na lang, huwag mo tanggapin yung offer na minimum, kailangan maghanap ka ng sweldo na 50K, ganun, kailangan magtrabaho ka. Pero sinasabi ko palagi minsan na may mangyayari din balang araw. Hindi pwedeng walang mangyayari kasi nagsisimula pa lang ang storytelling animators dito sa YouTube. Pero naisipan ko naman magtrabaho. Nag-apply ako sa isang animation studio dito sa Pilipinas. Hindi ko nagustuhan yung environment kasi parang nakakawala ng creativity. So, yung mga nasa isip kong apply noon, seaman, janitor, o crew ng Jollibee. Basta magkaroon lang ako ng pera noon, pero ang pinagusto talagang applyan ay pagiging isang video editor. Sinubukan ko din mag-apply noon sa Sony PlayStation dahil may nag-post noon na kakilala ko sa Facebook na nag-hire sila ng 3D animator. So ayun, tuwan-tuwa ako dahil natanggap ako sa Sony PlayStation at nagustuhan nila yung pinasa kong 3D portfolio ko. Tapos yun, hindi natuloy dahil sa isang reason na hindi ko alam kung pwedeng sabihin. So ayun. Tsaka alam naman natin sa ating mga pamilya, real talk, hindi natin maiiwasan yung mga nagpaparinig sa mga kamag-anak kapag may successful ka na kapatid, di ba? Pinsan o kamag-anak sa iba. Syempre, aminin natin nakaka-stress yun sobra. Uy, alam mo ba yung pinsan ni ano, graduate na tapos may trabaho na kaagad? Ang laki ng sweldo! Real talk din ah, kapag sa pamilya dito sa Pilipinas, madalas ang gusto nila maging nurse ka, engineer, basta maraming pera, goods na yun sa kanila. Pero sa ating mga artist, kapag sinabi na, graduate po ako, anong course? Digital animation po. Ah, di ba yun yung gagawa ka ng cartoons, pambata? Dapat nag-IT ka na lang, malaki kita dun pagka-graduate mo. Siyempre ngayon, hindi pa ganon kakilala ang animation dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa kasi, mga big time na yung mga animation doon. Kompleto na, lahat nandun na. Masahe, pagkain, kung ano-ano pa, mga games. As in talagang alagang-alaga kanila.
Then nagulat ako dahil may mga YouTuber din noon na nagko-comment sa channel ko. Tapos tinulungan nila ako para i-promote yung channel ko, tulad nila Serenka, si Kuya Romnick TV. Nagulat talaga ako kasi nung shinare ni Serenka yung channel ko, kasi yung subscriber niya noon nasa 10k ata yon, tapos ako nasa 1k pa lang ako noon. Tapos si Kuya Romnick, sa sobrang bait niya, humingi ako ng tulong sa kanya noon na i-promote yung channel ko, tapos pinromote niya. As in, wala talaga ako noon. At nagkukwento ako sa mga kaibigan ko tungkol sa YouTube. May mga nagstay, may mga umalis, kasi feel ko naiinis na din sila, kasi dalawang taon paulit-ulit ako nagkukwento sa kanila tungkol sa YouTube, ganito, ganyan. Someday, makikilala din tong channel na to. Kaya sa mga kaibigan ko nagstay, maraming salamat. Isa din doon si Yuan Tia. Check nyo yung channel niya. Ilagay ko yung link yun sa baba. Si Floyd, eto matagal na nagko-comment sa videos ko. Nasa 200 subscribers pa lang ako noon. Follow nyo yung gaming page niya sa Facebook, si Grade30 Gaming. So, ayun. May mga nagstay pa. Yung iba kong pinsan na nakakasama ko palagi. Basta, hindi ko na babanggitin lahat. Medyo marami rin yung nagstay. Yung mga nag-chat sa akin na sige, tuloy mo lang yan kasi parang ayun, at habang sumasabok ako sa gera sa YouTube, kahit monetize na yung channel ko, hindi ko pa rin nakukuha yung kinikita ko sa YouTube kasi may kailangan ngang i-reach na amount bago mo makuha yung sweldo mo, $100. So, alam nyo na minimum sa YouTube, $100. So, sa 2018 to 2019, hindi ko nakuha yung kita ko sa YouTube. Kahit isang taon nang namomonetize yung channel ko. At ito ang kwento ng taong 2018 to 2019. Nag-email ako sa mga YouTuber tulad nila Jericho Arceo, Gloco, Toonsy, DJ Toons, at si kung sino-sino pang iba, Jaden Animations, Domix. So yung iba nag-reply naman, yung iba hindi nakapag-reply, siguro busy sila or sobrang dami nag-i-email sa kanila kasi, 'di ba, dami na nilang subscribers. At ayun, siguro tabunan na rin yung email ko. Naintindihan ko naman 'yun. Ganun talaga. Tapos isang beses nag-chat ako kay Toonsy. Hindi pala ako nag-email kay Ate Toonsy. So, yung subscribers niya noon nasa 30k pa lang ata or 60k. Tapos simula nang napanood ko yung videos niya, sobrang ganda ng animations, backgrounds. Well, nung napanood ko yung mga videos niya, nagustuhan ko yung backgrounds niya. Tapos medyo ginaya ko yung style kasi nga ang ganda talaga. Tapos napansin ko yung accent niya parang may pagka-Pinoy. Pero hindi katulad ng accent ko kasi Pinoy na Pinoy talaga. Anyway, nung nag-chat ako kay Ate Toonsy, nag-reply siya. Tapos kilig na kilig ako nun kasi syempre Toonsy yan eh. So ayun, after mga ilang months, nagtatanong-tanong din ako sa kanya tungkol sa mga animations. Tinanong ko na siya kung pwede makipag-collab. At sobrang hiyang-hiya ako nun kasi nung tinanong ko siya na kung pwede makipag-collab, nasa isip ko nun, ewan ko, kasi ang gusto ko parang hanggat maaari, mas maganda kung i-collab mo yung isang YouTuber o tao kapag close mo. Kasi kapag nag-collab kayo tapos hindi naman kayo close, parang okay, sige, bye, tapos na, yun lang yung gusto ko. Pero dahil sa sobrang desperado ko nga magkaroon ng madaming subscribers na, nawala na sa mindset ko yung ganyan. Pero ayun, kumapal yung mukha ko, kinulab ko siya. Pero ayun, nakakapag-usap naman kami kahit pa paano, paminsan. Kinanggrats pa ako ni Ate Toonsy nung nakuha ko yung silver play button. Kaya sobrang bait ni Ate Toonsy yun. Salamat Ate Toonsy. Anyway, tuloy na natin yung kwento. At ayun, pumayag naman siya. Ang subscribers ko pa lang nun, nasa 2,000 na ata. So umangat na yun dahil sa kanya. Ganun din kay TJ Toons. Nag-email ako sa kanya tapos sumagot siya. At sa sobrang hiya ako, sobrang iksi lang na mga binibigay kong script sa kanila. Syempre, di ko sila bibigyan ng mahabang script. Akin boses nila, akin. Syempre, mahiya naman ako kahit papano. At ayun, umangat yung subscribers ko pero hindi ko pa din nakukuha yung sweldo ko sa YouTube. Tapos sinabi ulit sa akin na, bakit ang tagal mo namang kumita sa YouTube? Ganyan ka nalang bahabang buhay. Diba? Mas excited pa sa excited. So habang tumatagal nga yung ganun,
natatanim ko sa loob ko na iipon, nadevelop ko na yung anxiety hanggang sa nadidepress na ako, nagpapanic attack ako gabi-gabi, nag-overthink na ako. Lahat ng bagay, lahat ng nararamdaman ko kahit simple, kahit ubo lang, sipon, ganyan, kinakabahan na ako. Tuwing matutulog ako sa oras na makukuha ko na yung tulog ko, bigla na lang akong mapapahinga ng sobrang lalim tapos kakabahan. Pagising ko, kakabahan ako ng walang dahilan na parang hala, anong gagawin ko? Pero nawala na yon. Actually, bumili ako ng aso at ang pangalan niya ay Loki. Medyo nabawasan yung anxiety ko nito dahil din sa kanya. 2018 ko siya binili. Tapos, September 2019, 2 weeks akong ganun, hindi ko na kinaya. Lumipat ako sa isa kong tita kasama si Loki. Nung lumipat ako doon, wala akong kapera-pera, siguro nasa 1K lang ata yung nasa bank account ko. Hindi ko binanggit kung ano. Basta nasa 1K lang yung pwede kong i-withdraw. Yun. Tapos nung lumipat nga ako doon, wala akong kapera-pera. Tapos nagkasakit pa si Loki ng malala, a blood parasite. So ibang kwento na yun. Pero shoutout dun sa vet ni Loki kay Doc Abby. Gumaling si Loki dahil sa kanila. So yun. Salamat. Maraming salamat. At ayun, lumipat nga ako sa isa kong tita. Doon ako nanirahan. Kung nakikita niyo sa Instagram ko dati, hindi ako makapag-record na maayos, nandun ako nun sa isa kong tita. Sa Salas kasi ako nakapwesto, doon yung desktop ko. So, ayun. Yung hindi pa kasi quarantine, ang studio ko ay yung kwarto ko dito sa amin. Tapos, bumabalik ako dun sa tita kong yun kasi doon nga ako nag-stay para mabawas-bawasan yung stress ko nun. Sobrang dami kong nararamdaman, yung vision ko nag-flick, parang napupundi yung ilaw. Ganun ang itsura. Tapos may masakit dito, masakit sa ganyan. Tapos syempre, nagsishare ako sa tita ko doon na parang ayoko na mag-YouTube. Maghahanap na lang ako ng trabaho online. Siguro mag-upload na lang ako sa YouTube once a month kapag may time or ganito. Kasi sabi ko, parang wala naman nangyayari. At ang sabi niya sa akin, ano ka ba Arkin? Dadating din yung time mo. Kasi bago pa lang yung course mo, marami pang dadating dyan na mga aspiring animators na gusto maging katulad mo. Ituloy mo lang at sabi ko sa sarili ko, siguro nga, di ko pa time ngayon. Tsaka, yun din yung sinabi ko na parang yun yung hinahanap kong mga salita na magpapalakas ng loob ko. Hindi yung, bakit ganito, bakit ganyan, hindi ka naman kumikita dyan, walang mangyayari dyan. Siyempre, di ba, parang ang kailangan mo, tiwala. Ganun. Parang nagtitiwala sila sa'yo kasi kaya mo. Yun yung hinahanap ko nun kasi talagang depressed na ako. Hanggang sa dumating yung December 2019. Umattend ako ng meet and greet ni Ate Tunsi at nagulat ako dahil yung subscribers ko nun pagkatapos kong umattend, biglang umangat ng 7K. Tapos, nadadagdagan siya siguro 1,000, 2,000. 1 to 2K sa isang araw. Di ko alam kung ano nangyari, cheat ba to, glitch ng YouTube, as in nagulat talaga ako. Tapos, nung Pasko, na-reach ko ata yung 50,000 subscribers. Akalain niyo yun? Sa December? From 4K ata to 50K, really quick. At pagdating ng January, well, ang birthday ko ay January 9, at ang birthday ng mami ko ay 13. At ang birthday ng tita ko kung saan ako nag-stay nun, January 14. So sabi ko, dapat sa birthday ko, ma-reach ko na yung 100K. Kasi as in, ang bilis talaga. At pagdating ng January 9, hindi na-reach yung 100K. Sabi ko, sige, sa birthday na lang ng mami ko. At pagdating ng birthday ng mami ko, na-reach ko ang 100K. So January 14, birthday ng tita ko yon, January 13, sa US, di ba, late sila ng isang araw. So January 13 sa US, so birthday ng mami ko. So ayun, tatlo ang sinelebrate namin nung araw na yon. Like, what the, hindi ko talaga akalain na ganun kabilis dumaming subscribers ko. Kaya maraming salamat sa inyong lahat at siya nga pala, ngayon nakabalik na ako sa amin, sinabi ko nga sa ibang video. Sana hindi ko na ulit maranasan yung panic attacks ko dito, anxiety, overthinking. Sana, yun lang naman ang reason kung bakit ako umalis dito sa amin. Kaya kung kayo guys, huwag kayong magpapastress. At kung, eto hindi scripted to ah, etong sasabihin ko. Kung ano, gusto niyo talaga yung isang bagay,
kahit ano pang humarang sa'yo, kahit ano pang sabihin sa'yo na hindi mo kaya, hindi mo ganito, pero alam mo sa sarili mo na kaya mo yung bagay na yun at gusto mo talaga yung ginagawa. Halimbawa, gusto mo talagang maging singer. Siyempre, kailangan mag-practice ka na mag-practice kumanta, tapos gawin mo lahat para maging isang singer ka, ganun. Yung pag sinabi sa'yo, ang pangit ng boses mo, hindi naman bagay yung mga ganyan, huwag mo isipin yun. Basta, i-push mo lang kung ano yung gusto mo, kung ano yung gusto mo talagang gawin, yung nag-e-enjoy ka kapag ginagawa mo, hindi yung ginagawa mo lang para sa ganito, sa ganyan. So, ayun, maraming salamat sa inyo lahat. Mahal ko kayo, at ito ang kwento ng simula ng YouTube career ko at nitong silver play button. Maraming salamat ulit. Heart Art, yun lang. Bye-bye! Para sa mga napapressure dyan na pinagtatrabaho kayo ng ganito na mga magulang nyo, ganito, ganyan, intindihin natin yung mga ganung bagay. Para din naman sa atin yon. Pero para sa akin, kung para sa akin talaga yon, sana maintindihan nila ng mga kamag-anak natin na mas nakaka-enjoy magtrabaho kapag mahal mo yung ginagawa mo, hindi lang para sa pera. Paano kung matanda ka na, naging empleyado ka lang buong buhay mo, anong gagawin mo sa pagtanda mo? Matatawag mo ba na successful ka? Ako kasi nakikita ko sa future ko, matanda na ako pero nakapag-drawing pa din ako at nakatugtog ako ng mga instruments. Para sa akin lang naman yun, iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. At gusto ko din palang sabihin na i-push nyo lang kung ano yung gusto nyong maging paglaki nyo. Pero huwag nyong gagayain yung ginawa ng ibang naging successful na tao. Sobrang risky ng ginawa nila tulad ni Steve Jobs na nag-drop out siya sa school. For example na lang yun dahil nasa ibang bansa siya at nandito tayo sa Pilipinas. Pwedeng hindi mag-work sa inyo yung ginawa niya. So nakadepende pa rin kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon at kung ano yung pwedeng mag-work sa atin ngayon or hindi. At ayun, thank you sa mga nagstay, sumuporta nung una pa lang, at thank you sa mga bagong dating din, sa mga sumusuporta sa akin, at yun, antay-antay lang sa next video. Maraming salamat sa pakikinig sa aking Storya Road to Silver Play Button. At yun, at yung mga nakapanood dito, kasama na kayo sa Road to Gold Play Button or Road to 1 million subscribers. Actually, di ko masyadong iniisip yung 1 million subs, 500 subs, 200k subs. As long as may nanonood sa akin, tuloy-tuloy lang. Yan lang, babush!